Shoutout tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Ami Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakil, Almalin Punsika, Turin and Fior Friends, Lilibit Tumagi, kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, kay Merlinda Albis at kay Idol Marvin Maliberan. Shoutout din kay Roman Villanueva. Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa aking paggaling, sa mga nagpadala ng tulong. Maraming salamat sa inyo. Hindi pa ako lubusang magaling mga idol, pero kaya ko nang mag-narit ng isang kwento sa isang araw. Simulan na po natin ang ating kwento. Lumipas ang ilang mga sandali. Paglabas nitong si Manong Takor, agad na tinawag nito sina Manong Ruben at itong si Paing. Agad na sinabi ni Manong Takor na ngayong gabi malalaman na nila kung sino ang nagbarang kay Manong Ruben, dahil kusang magpunta ang taong iyon sa bahay nila. May ginawa kasi itong si Manong Takor para mapilitan na magpunta ang nagbarang kay Manong Ruben at humingi ito ng tawad. Ang ginawa ni Manong Takor ay pasubalik na barang. Batid niyang mahirap gawin ang mga bagay na iyon dahil kinakailangan niyang makipagtagisan sa lakas hanggang sa pagsapit ng gabi sa mambabarang. Binilinan niya ang mga kasamahan na huwag siyang gagambalain doon sa loob ng kwarto. Kailangan pa niyang masilyuhan ang kanyang mga ginagawang mga ritual para hindi iyon mawasak ng kanilang kalaban. Ang apat na mga kandila na itinirik ni Manong Takor sa bawat iskinita ng bahay nila ni Manong Ruben, kailangan na bantayan din nila iyon. Kaya mabilis na kumilos ang mga ito at ginawa agad ang bili ni Manong Takor. Samantalang itong si Manong Takor, malaki ngayon ang kanyang paniniwala na ang tiyuhin nga nitong si Paing ang kanilang lihim na kalaban. Ang katanungan lamang ngayon kung ano ang dahilan ng mga ito, kung bakit binabalak nilang mapatay itong si Manong Ruben at ang unang tiyuhin nitong si Paing na namatay. Maaaring sila din ang dahilan. Batid din na matandang kurkur na kung magkakaroon ng gulo mamayang gabi, mukhang sisiklab din ang digmaan, dahil batid niyang hindi lamang ang mga iyon ang pupunta. Sigurado itong si Manong Takor na may kasama ang mga ito na mga aswang at mga engkanto. Ang mga bata naman, ginawa din agad ng mga ito ang utos ni Manong Takor na maglagay ang mga ito ng mga sinunog na mga dahon ng mimosa doon sa buong paligid. Ang mga sinunog na iyon, inihanda nila para doon sa mga aswang. At tungkol naman sa mga engkanto, kailangan lamang nilang makagawa ng malakas na mga usal na pangkitil. Sa tingin nitong si Manong Takor, mas madali nilang mapatay ang mga engkanto kumpara sa mga aswang. Ang iniisip lamang ni Manong Takor ay ang dalawang mga parangan. Natitiyak ni Manong Takor na kung hihingi man ng patawad ang mga iyon para mawasak ang kanyang ginawang pasubalik sa mga ito. Ngunit ang inaalala nitong si Manong Takor, pagkatapos na mawasak ang kanyang ginawang pasubalik, baka gagawa pa ang mga ito ng paraan para agad na makapaghiganti sa kanila. Kaya kasama sa mga ginagawang ritual ni Manong Takor ang mga panggapos, kailangan niyang maigapos agad ang mga karunungan ng mga barangan na iyon mamaya bago pa makagawa ang mga ito ng paraan. Lumipas ang mga oras. Pagsapit ng alas 6 ng gabi, tumigil na sa ginagawa itong si Manong Takor. Muling pinulong ang kanyang mga kasamahan at pinaalalahanan ang mga ito sa kanilang mga dapat na gagawin. Ang pamilya nitong si Manong Ruben, kinakabahan man ang mga ito. Ngunit mas nanaig pa rin ang kanilang paniniwala sa lakas ng grupo nila ni Manong Takor. Nandodoon na din sa bahay nitong si Manong Ruben ang matandang si Lolo Indo. Nagiging interesado ang matanda at gustong makilala at makita ang nasa likod
ng mga nangyayaring barang sa pamilya nitong si Paing. Habang itong si Paing nang gagalaiti na ito sa galit at gigil nang makita kung sino ang mga salarin. Hindi pa niya nakakalimutan kung paano nagdusa ang kanyang namatay na tiyuhin. Kaya sa kanyang isip, gusto niyang makapaghiganti sa mga barangan. Wala na siyang pakialam pa kung papayag ba sina Manong Takor sa kanyang plano. Ngunit buo na ang kanyang loob at pasya. Patayin ang mga ito. Nasa bintana nakadungaw sina Lolo Indo kasama ang dalawang mga antingero na sina Pedro at Simon. Samantalang nasa malapit ng bintuan naman nakapwisto sina Manong Takor kasama ang mga batang si Bituin at Buno at itong si Manong Robin. Samantalang sina Paing naman nandoon ang mga ito sa ilalim ng bahay kasama din sina Utoy at ang anak na lalaki nitong si Manong Robin. Nakahanda na ang mga ito sa pagdating ng nasabing mga barangan. Ngunit inaasahan na din nila na may mga kasama ang mga ito na mga engkanto at mga aswang at iba pang mga alagad ng mga barangan na iyon. Napakatahimik na ang buong paligid. Kahit na isa sa mga ito ay ayaw magsalita at gumawa ng ingay. Inaasahan na kasi ng lahat ang pagdating ng barangan at nasasabik na ang mga ito na makita ang mga demonyo. Sa mga sandaling iyon, mahinahon pa lamang ang ihip ng hangin. Sakto din ang lamig ng dapyo ng hangin sa kanilang mga balat. Ngunit lumipas ang ilang mga minuto, dito na nakakaramdam ng lamig ng simoy ng hangin ang mga ito. Kakaiba din ang kanilang mga nararamdaman na presensya sa buong paligid na hindi tulad kanina. Lumakas na ang hangin at galing sa malayo, may narinig silang hindi mawari na panaghoy na nakapanindig ng kanilang balahibo. Itong si Manong Takor, nang maramdaman niya ang mga iyon, agad na itong tumayo at wika nito sa kanyang mga kasama. Paparating na sila, Ruben. At tandaan mo ito, kung kilala mo ang barangan, panatalihin mo ang pagiging mahinahon. Dahil kahit na nagawa ko sa kanila ang malakas na usal na pasubalik, malakas pa rin ang kakayahan ng mga ito hangga't hindi ko pa naigapos ang kanilang mga karunungan. Huwag mo din nakalimutan ang mga katagang ibinilin ko sa iyo na dapat mong banggitin sa kanila. Pagkatapos dahan-dahan nang lumapit sa may pintuan itong si Manong Takor at kasama itong si Manong Rubin, inaaninag ng mga ito ang buong paligid at pinakiramdaman. Alam din ng matandang kurkur na naramdaman na din ng kanyang mga kasamahan ng mga antingero at mga batang paslit ang kakaibang presensya ng mga ito. Muling wika nitong si Manong Takor doon sa dalawang mga batang paslit na kasama. Humanda ka na, Buno. Mukhang magiging mahaba ang ating gabi ngayon. Bituin, ihanda mo na ang mga usal. Ano mang sandali, mukhang magpapakita na ang mga ito sa atin. Sina Lolo Indo naman nanindig na ang mga balahibo ng mga ito dahil sa nararamdamang kaba at pagkatakot. Ngunit hindi pa rin nagpatinag sa nararamdamang takot ang mga ito dahil sa kagustuhan nitong si Lolo Indo na makikilala ang barangan. Pati pa nga ang dalawang mga antingero, nakakaramdam din ng kaba ang mga ito. Ngunit mahigpit na ang pagkakahawak ng mga ito sa kanilang mga sandata at nakahanda na sa maaring magaganap. Ganon din sina Paing, hindi na ito makapaghintay na makita at makikilala ang nasabing mga barangan. Lumipas ang mga minuto, nakakita na ang mga ito ng mga anino doon sa paligid ng bahay nila ni Manong Rubin, galing doon sa mga sagingan at sa likuran ng bahay na sipat nitong si Paing ang napakabilis na mga anino na nagtatakbuhan na hindi nila maintindihan kung saan papunta ang mga ito. May mga nagtatakbuhan kasi palabas ng sagingan at pagkatapos tumakbo na naman
ang mga iyon doon sa kanilang manggahan. Sa itaas din ng mga puno ng kahoy na nasa kanilang likuran, nakita din nila ang mga nilalang na naglulundagan doon sa mga sanga ng puno. Pati na ang mga nagselakihang mga ibon na kadapo din doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy. Humakbang na itong si Paing palabas doon sa ilalim ng bahay. Inutusan na nito ang anak nitong si Manong Rubin at pinsan niya na pumasok na ito doon sa loob. Wika din nito sa kasamang si Utoy. "Utoy, oras na. Tara na doon sa labas. Doon tayo sa gilid ng bahay. Pumuwisto at humanda ka na. Huwag ka lamang masyadong lumayo sa akin. Alalayan mo ako sa aking gagawing pagpatay sa mga barangan." Sina Manong Takor naman at Manong Rubin umupo na ang dalawa doon sa pinakaitaas na bahagi ng baitang ng hagdanan habang pinagmamasdan ang mga nagtatakbuhan na mga nilalang sa paligid. Habang ang batang paslit na si Buno nakatayo naman sa likuran ng dalawa, wika nitong si Manong Takor na ramdam na ang papalapit ng mga barangan. "Magpapakita ng mga ito, Rubin, kaya humanda ka na." Kaya makalipas lamang ang ilang mga minuto, may nakita silang dalawang bulto ng tao ang dahan-dahan na naglalakad papalapit sa bahay nitong si Manong Rubin. Galing ang mga ito doon sa gilid ng maisan. Batay sa mga bulto ng mga ito, parang akay-akay ng isa ang isa pang nilalang na parang nahirapan na ito sa paglalakad. Mas lumakas na din ang mga panaghoy na kanilang naririnig. Habang papalapit ang dalawang mga nilalang, papalapit na din ang mga engkanto. At ilang sandali lamang, hindi lamang mga engkanto ang nagpapakita na sa kanila. Dahil galing doon sa mga kakahuyan, may nakita silang napakabilis ang naglulundagan at batid agad nila na mga aswang ang mga ito. Mabilis ang pag-usad ng mga ito papunta na din sa kanila. Bulong-bulong nitong si Manong Takor. Walang balak na makipag-usap ng maayos ang mga ito. Digmaan ang kanilang pakay. "Rubin, pagkatapos mong mabanggit ang mga katagang itinuro ko sa iyo, pumasok na agad kayo sa loob ng kwarto. Kami na ang bahala sa mga ito. Sa aking tingin, hindi pakipagsundo ang kanilang pakay sa atin." Agad din na napagtanto ni Manong Takor na isa lamang pala ang nagbarang doon kay Manong Rubin at iyon lamang ang kanyang napatamaan ng ritual na pasubalik. Ibig sabihin lamang, ang isang kasama pa nito ngayon ay barangan din. Ngunit wala itong kinalaman sa kanyang ginawang pasubalik. Kaya pa rin itong maka-atake sa kanila kung gugustuhin ito. Ngayon, hindi na nagtataka itong si Manong Takor kung bakit napakarami pa rin ang kasama nila ng mga alagad na mga kampo ng kadiliman. Dahil ang isa sa mga ito kaya pang makapag-utos at gamitin ang kakayahan. Sa isip ngayon ni Manong Takor kung paano niya maigapos ang isa pa. Samantalang ang isang barangan lamang ang kanyang tinamaan ng pasubalik. Makalipas ang ilang mga minuto, habang papalapit ang dalawa, unti-unting nagiging klaro na din nila ang mga anyo at hitsura ng mga ito. Medyo maliwanag din kasi ang buwan, kaya kahit na napakadilim, naaninag pa rin nila ang mga ito. At ilang sandali, pilit nilang kinikilala ang mga ito. Hanggang sa manglaki ang mga mata nitong si Paing at hindi ito makapaniwala. Ngayon, dahil malapit na ang mga ito sa kanilang kinaroroonan, klaro na at kilala na ni Paing ang dalawa. Walang iba kundi sina Nestor at Duming ang magkapatid na tiyuhin nitong si Paing at pinsan na buo ni Manong Rubin. Pati pa nga sina Lolo Indo at maging si Manong Rubin na patulala ang mga ito nang mamukhaan nila ang dalawa. Samantalang ang dalawang mga barangan, matalim ang mga titig ng mga ito sa kanila, lalong-lalo na kay Rubin.
itong si Duming. Kapansin-pansin ang panghihina ng katawan nito at pangitim ng mga labi at mga mata. Inalalayan ito ni Nestor. Palaho na sabi nitong si Duming kay Ruben. Pinsan na Ruben, patawarin mo ako sa aking ginawa sa iyo. Patawarin mo ako. Ilang segundo muna bago nakasagot itong si Manong Ruben. Ayaw pa kasi tanggapin ng kanyang utak na ang dalawa niyang pinsan ay ang dalawang mga barangan na siyang pumatay sa isa pa nilang pinsan at nagbabalak na siya ay iligpit. Sa natatandaan itong si Manong Ruben, wala naman silang pinag-awayan ng mga ito. Katunayan pa nga, maayos ang kanilang pagiging magpipinsan at kung magkakaroon man ang mga ito ng hindi pagkakaunawaan, hindi iyon sapat para umabot sa puntong patayin na siya ng mga ito. Ngunit gayon pa man, totoo na ang dalawang nasa kanilang harapan ay ang dalawang mga pinsan niya na may gawa ng barang sa kanya at doon sa isa pa nilang pinsan na namatay. Dahil ang dalawang ito ang sinasabi ni Manong Takor. Matapos na makabawi ng wisyo at pagkagulat itong si Manong Ruben, sa wakas nakapagsalita na rin ito habang napapaluha na. Tanong nito doon sa dalawa. Pinsan na Nestor, pinsan na Duming, bakit? Bakit ninyo nagawa ang lahat ng ito? Ibig bang sabihin kayong dalawa din ang pumatay sa isa pa natin na pinsan? Ano ang dahilan ninyo? Medyo tumaas na ang tono ng boses nitong si Manong Ruben na nanginginig na ang katawan dahil sa naramdamang galit. Dahan-dahan na din itong bumaba ng hagdan. Ngunit maagap itong si Manong Takor. Napakadelikado pa rin ang gagawing paglapit doon sa mga barangan. Huwag Ruben, delikado pa rin ang mga iyan. Malakas pa ang isa mong pinsan, kaya tumigil ka sa paglapit sa kanila. Itong si Nestor na ang sumagot kay Manong Ruben dahil sobrang nanghihina na itong si Duming. Bago ko sagutin ang mga tanong mo Ruben, sabihin mo sa isang iyan na bawiin na ang kanyang ginagawang barang kay Duming. Humingi na ng kapatawaran ang aking kapatid. Habang nakaturo ang isang daliri nito kay Manong Takor. Sa mga pagkakataon na iyon, dahil sa bugso ng nararamdamang galit, nakakalimutan na nitong si Manong Ruben ang mga ibinili ni Manong Takor sa kanya na dapat niyang banggitin pagkatapos na humingi ng tawad ang nagbarang sa kanya. Kaya naalerto na itong si Manong Takor. Anumang sandali kasi, mawala na ang kanyang ginawang pasubalik sa isa doon sa dalawang barangan. Ngunit bago naman nakapagsalita muli itong si Manong Ruben na mabanaag mo sa muka ang sobrang galit, biglang sumulpot na din doon itong si Paing na hawak na ang kanyang matalas na armas. Tulad ni Manong Ruben, naluluha na din ito at garalgal ang boses. Gayon pa man, hindi na din ito napigilan ang sobrang galit sa kanyang mga tiyuhin. Galit na kinuprontan nito ang dalawang mga barangan. Sa ilang taon din kasi na magkakasama ang mga ito sa isang lugar lamang, wala silang nabalitaan o nakitang indikasyon na mga barangan pala ang mga ito. Marami silang mga naririnig na inataking ng mga aswang, pero ang pagiging barang ngayon pa lamang ito nangyayari sa kanilang lugar. Kaya isa din sa kanilang iniisip kung kailan nagiging barangan ang dalawang magkakapatid at saan natuto ang ganong klaseng mga kapangyarihan ang mga ito. Sa pagkakaalam ni Paing, wala silang kamag-anak na mga barangan, mga albularyo at babaylan meron. Ngunit ang pagiging barangan ay wala sa kanilang angkan.